si Celebrate cannot be reached. Tawagan natin sila ulit. Isabel? Stella? May balita na ba galing kay Guido? Wala pa nga eh. Kagabi ko pa sila sinusubukang tawagan. Hindi ko talaga makontak. Baka naman nakapatay phone mo, kaya wala ka natatanggap na text o tawag. Nas! Sandali. Bakit ko naman gagawin yun eh? Ako nga tong nag-aalala sa kanila. Para walang hintayan, pupunta kami dyan. Dyan namin hihintayin si Guido. Ben, mabihis ka na. Pupunta tayo doon. Para siguradong hindi na tayo tinataguan. Ano, Tay? Eh, bakit niya sinabi na siya yung tunay kong tate? Eh, hindi naman pala. Sino yung mga tunay kong mga magulang, Tay? Paano ako napunta sa'yo? Ganito kasi, anak. Si Makoy, isang gabi dumating sa bahay, may dalang bata. Nagmamadalit. Iniwan niya sa akin yung bata. Sabi niya, alagaan ko daw muna. Sabi niya, babalik daw siya. Sinabi niya, anak daw niya yung bata. Kaya hindi ko naman siya matanggihan kasi best friend ko yun, di ba? Pero hindi na siya bumalik, anak. Sinubukan kong hanapin yung mga kamag-anak ni Makoy para ibalik kita. Kaya lang, ayaw ko naman nilang tanggapin eh. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Kaya ako na lang yung nag-aruga sa'yo. Ako na lang yung nag-alaga sa'yo. Tagatapos nung nabalitaan ko, patay na si Makoy. Di ba nagpunta tayo sa puntod niya? Doon natin nakilala yung nanay Stella mo. Opo, Tay. Sinabi niyo na po. Naalala ko pa rin po. Ayun. Pagkalipas ng 10 taon, nagpakita si Makoy. Buhay pala siya. Pinaghahanap siya ng batas. At nung nagkita kami, doon ko nalaman na hindi ka nga ikaw yung tunay niyang anak. Tapos nung nahuli na siya ng mga pulis, doon na nalaman ng mga totoong magulang kung sino yung anak nilang nawawala. Kilala mo sila. Napamahal ka na sa kanila na hindi niyo parehong alam. Si Lazaro at Isabel Benedicto. Sila ang mga tunay mong magulang.